Itong nakakatawa sa basa natin ngayon, no? Disinformation na pinaniniwalaan pa rin hanggang ngayon. Alam na edited lang, hindi man lang nagpa-fact-check, o kaya nilalabas na ng media na fake news yun, no? Wrong info. Pinaniniwalaan pa ng mga tanga, no? Yan ang nakakasama dito. Saka, hindi natin alam kung bakit yun to, no? Parang 2016 nagsimulang disinformation rampant hanggang ngayon hindi natuto yung mga Pilipino. Ngayon back then the disinformation is alam ko ba yung Spanish War sa American, di ba? Diyan sila nagkagulo sa maling balita o fake news, nagsimulang gera. Pinalabas yun sa word of the Lord ni Lord Vera, kung hindi ako nakakamali. So dito, makikita natin yung kamandag ng fake news na tinatawag. Ay, nasa nyo na kung paniniwalaan nyo. Saka paano ba maiwasan yan? Huwag nyo na masyadong i-share. Paniwalaan higit sa lahat. Saka, be good observant kasi yung fake news ay parang chismis yan. Kung nagagalit ka sa chismis, dapat magalit ka lalo sa fake news kasi sa chismis, ikaw yung nasisira sa fake news bansa natin. Natatakpan lalo na yung katotohanan. So, dapat maging good observer tayo. Saka, age of technology, dapat sa media pa rin tayo nanonood, gawa ng sa mga journalists, may accountability sila, saka alam mo kung sino mananagot. Fake news lang na kung hindi mo kita mukha, o kaya edited lang. Medyo mahirap i-trace. May oras ka pa bang i-trace yun? Siyempre hindi na. No? Wala. Yun lang gawin na black report lang sa FB. Saka sa YouTube kung mga nakakita kayo ng mga ganyang klaseng information na mapanira. Huwag yun ang supportan niya na ginagawa nyo lang ng paraan. O binibigyan nyo ng daylang para kumita yung gumagawa ng maling information, fake news. So hanggang dito lang po yung vlog ko. Sana tayo na may nasa gustong edad na, computer age na, maging mapanuri, huwag yung puro paniwala. Pagkaganyan napakamangmang muna na nasa iyo na yun. So, tingnan sa mga fact check ng mga kilalang journalist na may integridad. Yun lang.